pwede natin siyang i-zoom and tingnan. Oh, malinis na siya. And meron din siyang autofocus. So, ayan. Lapit pa natin. Tingnan natin. Oh, ano yung binubuksan mo, kuya? Ha? Hanggang. Pag-uusapan naman natin is ano yung mga magaganda pagdating sa camera. So, ako mga kalods, mas marerecommend ko sa inyo na bumili kayo ng CCTV na... So yo, what's up mga kalods? Ano, for today's video, magbibigay ako ng mga tips ano kung ano yung mga bagay na dapat tandaan natin kapag bibili tayo ng CCTV, no? So marami kasing bumibili ng CCTV and mura nga yung bili nila pero hindi maganda yung quality. Ano, kaya ngayon, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga magandang brand o ano yung magandang klaseng camera na mas maganda gamitin sa inyong mga bahay or sa inyong mga business. Alright, so katulad nito sa akin, yan po yung ginagamit ko no, dito sa shop. Pero may isa pa po akong ginagamit na brand. And yung brand na yun is yung Hikvision po. Okay, so sana po yung aking... So, ito mga kalods. Ano? Hikvision na brand. Kita ba? So, yan. So, ito po is 5 megapixel. And malalaman nyo po yun dahil sa itsura niya mga kalods. No? So, kita nyo yan. Pagka ganitong parang medyo curve siya. Ito po ay 5 megapixel or... 8 megapixel ano. So kung depende lang po sa itsura no, doon mo yung po malalaman kung 5 mega or 2 mega yung DVR po natin. And dito meron po ako ditong 2 megapixel. So pag ganito na flat lang, yan walang curve, 2 megapixel to mga kalod. So kung tatanungin, ano nga ba mas maganda no, yung 2 megapixel or 5 megapixel? So syempre mga kalod, mas maganda yung 5 megapixel ano. Or kung may pera pa po talaga kayo, mas maganda yung 8 megapixel kasi nga mas malinaw po siya no. So yun mga kalods, tapos na tayo sa my DVR. Okay, tapos na tayo sa DVR. So ngayon, pag-uusapan naman natin is ano yung mga magaganda pagdating sa camera. So ako mga kalods, mas marerecommend ko sa inyo na bumili kayo ng CCTV na metal yung casing. Ayan, metal po mga kalods. Meron kasing Hikvision 5 megapixel din pero plastic. Kaya para sa akin mas maganda yung metal no, kasi nga mas matibay siya. Okay? Ayan, metal po lahat kahit dito. May lumabas kasi nito plastic kaya mas maganda yung metal. Okay? So dahil lumabit ka sa video ng ito mga kalods, magbibigay ako ng tip kung saan tayo pwedeng makakuha or makabili ng CCTV or paano kayo makakamura, ano? Okay, so ito mga kalods. Maraming package na to. May mga package na kasi to, 4 channel, may kasamang 4 na kamera, may kasama na siyang adapter, may kasama na siyang cable, ayan. So mas maganda yung package niyan mga kalods. So makakabili po kayo dito sa Shopee or sa my Lazada. So meron po silang package. So meron ding kasama ng hard disk. Kaya mas maganda na pag bumili kayo ng package mga kalods, may kasama ng hard disk para plug and play na po kayo no. Hindi na po kayo mahihirapan maghanap or magbili pa ng hard disk kasi nga may kasama ng hard disk. And meron naman akong tutorial doon na kung paano mag-install ng CCTV. So kung gusto nyo po, pwede nyo pong i-check yon and para matuto na rin kayo kung paano mag-install ng CCTV. Yung mga kalods, andito na lang din tayo, may run ako sa inyong i-share no. So meron kasi tayo ditong camera mga kalods na PTC. So ayan, PTC po yan mga kalods. So ano ba yung PTC? Yung PTC camera po mga kalods, ito po yung camera na bilog and yung umiikot-ikot. So ngayon ay papakita ko sa inyo kung anong kagandahan nito mga kalods. So ito mga kalods oh. So kagandahan kasi nito mga kalods, pwede natin siyang galaw-galawin or i-focus kung saan yung gusto natin tingnan. So katulad nito mga kalods, yung lalaki dun sa sasakyan, pwede natin siyang palapitin or iso mga kalods ano. Tingnan niyo mga kalods. So ayan. Op, op, op. Ayan. Pwede natin siyang i-zoom and tingnan. Op, malinis na siya. And meron din siyang autofocus. So ayan. Lapit pa natin. Tingnan natin. Op, ano yung binubuksan mo kuya? Ha? Ang ginagawa mo. So yun yung kagandahan ng PTC mga kalods. Kunyari nasa loob ko yun ng bahay and meron tao sa labas. Kasi pagka yung camera kasi natin is naka-focus lang sa isang lugar mga kalods, yun lang talaga yung makikita natin. Hindi na natin siya mapapaikot. So pero na lang kung marami po tayong camera, so kabilaan, kaya pagka nag-i-install kayo, mas in-advise ko pagka sa labas kayo ng bahay nyo, dapat dalawang camera po tayo ano? Dapat dalawang camera po tayo
para magkaharapan. So kabilaan, makikita nyo po yung nangyayari. Sa kadalat nito, kung titingnan natin sa kabila, syempre makikita pa rin natin, mga kalods. Ayan, so ito naman tayo sa kabila, so ganyan lang, and i-zoom natin. Okay, yun oh, kita natin yung bata. O, di ba, mga kalods? May autofocus siya, mga kalods, kaya papalinawin niya talaga. Okay, so balik natin. And sa mga nagtatanong naman kung magkano yung presyo nito, mga kalods, so saglit, sasabihin ko pagkatapos ito. Ayan, so dyan lang yan, kasi nasa ano yun eh, nasa pintuan ng shop natin, kaya dyan ko po nilalagay yan. Okay, so kasi dito sa akin, mga kalods, meron dalawa tayong camera. So ito yung sa isa, ayan, and bali ito na yung isa, no. So kabilaan yan, pero yung isa PTC. Okay, so bali yung mga kalods, ano, magkano nga ba yung presyo ng PTC, or ano ba yung meaning ng PTC? So yung PTC po, mga kalods, is pan tilt zoom. So yan pa yung meaning ng PTC. Okay, so nasa magkano ba yung price ng PTC na yan, mga kalods? So yung presyo ng price ng PTC, mga kalods, is parang nagkabit po kayo ng 8 camera. So umabot po siya ng 28,000, umabot po siya ng 24,000. So depende po sa megapixel, ano. Kaya pagka low budget po tayo, so mas okay na bumili na lang po tayo ng camera, and kabilaan po natin install, no? Kung sa labas ng bahay natin, dapat meron camera magkabilaan, para nakikita natin sa kabila, nakikita sa kabila. So nga lang, hindi natin may susum or hindi natin may check. So pwede din siyang i-automatic, mga kalods. Pwede din siyang pagalawin kusa, no? So magro-ronda lang siya, gabi-gabi umikot-ikot siya. Okay, mga kalods, so na-share ko lang sa inyo. Meron kasi tayong mga kalodi na nagme-message sa akin, and nagtanong siya, 60,000 sa 8 camera, tama po ba yung presyo? Para sa akin, mga kalods, napakamahal nun. 60,000 sa 8 camera. Kasi nga, nasa bahay lang naman, mga kalods, eh. Hindi naman siya sabihin natin na sa isang barangay. Okay? May mga lugar kasi, or may mga place talaga na mahal yung singil ng installation. Kasi nga, kunyari, sa barangay, mga kalods, kasi kailangan talaga ng mahabang wire run. And medyo marami-raming trabaho. Kaya yung ibang installation ng camera is mahal talaga. Pero pag sabihin natin sa bahay, mga kalods, 8 camera, 60,000. Aragoy, ang mahal po nun. Okay? So pagka nasa bahay or sa mga shop or maliliit na lugar lang, mga kalods, yung installation ko dito is 14,000 sa 4 na camera, mga kalods. Kasama na po yung installation sa yung DVR. Hindi lang po kasama yung monitor. Okay? And sa ano naman, sa 8 megapixel naman, mga kalods, yung installation ko dun is nasa 30 to 35,000 po. Okay? So bali yung, mga kalods, kung may mga hindi pa ako na nabanggit or may mga kulang pa sa sinabi ko, mga kalods, magtanong lang po kayo sa baba, no? Mag-comment lang po kayo, no? Kasi nga, dun sa mga tanong nyo, mga kalods, dun din ako kumukuha ng content ko, no? Kasi nga, kailangan ko rin sagutin yung mga katanungan nyo, kaya ayan, gumagawa po tayo ng mga vlog ngayon. So kung may mga katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba, or message nyo po ako sa Facebook or sa page ko, no? Pagka may time talaga ako, tinutulungan ko po or nire-replyan ko po talaga yung mga nagtatanong sa akin, like ng isang kalodi natin na nagtanong kung bakit ayaw daw mag-connect sa kanyang cellphone. So may sinabi po ako sa kanya, and ginawa niya, ayun, gumana po. Okay, so ayun, sana nagustuhan niyo tong aking video, and kung nagustuhan mo tong aking video, paki-like, share, and subscribe, and don't forget to click the notification bell dyan sa gilid para updated po sa mga upcoming videos pa natin. Alright, so thank you so much, and maraming salamat po sa suporta. Okay, so thank you so much, mga kalods, and bye-bye.